Hey guys! Welcome back para sa channel natin. And for today's video, ibabahagi ko sa inyo yung presyo ng cabinet na ipinagawa natin. Nagpagawa pala tayo ng aluminum cabinet and mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung sukat and kung magkano yung inabot. And sa mga nagpipinishing ng bahay, maganda yung video natin dahil check naman na magpapagawa kayo ng cabinet. And maganda yung video natin para magka-idea kayo kung magkano yung presyo ng mga cabinet. Ayan guys, simulan lang natin. Nawawala yung metro natin kaya ito muna yung papakita sa inyo na pangsukat. Pero same lang naman dahil centimeter naman yung tutuusin natin. Ito pala guys yung pinagawa natin na cabinet. Kung makikita nyo, ito APC aluminum tawag dito. And ito naman wood finish na aluminum. Sa iba kasi, sa ibang gumagawa ng cabinet, yung iba glass yung ganito. Tapos aluminum na puti yung ganito, yung panggilid. Sa atin kasi, pinagawa natin, APC aluminum ang tawag dito. Then, wood finish yung mga panggilid niya. Medyo mas mahal to kumpara dun sa salamin yung nasa gitna. And aluminum na puti lang nasa gilid. Ayan guys, yung pinagawa pala natin, sukatin muna natin para magka-idea kayo kung magkano yung presyo. And kung magpapagawa kayo, magkakaroon kayo ng idea kung magkano yung ganitong cabinet. Ito muna ang medida yung gagamitin natin. Inches naman din to, kamukha lang sa metro. Walang nawawala kasi yung metro natin eh. Ipapakita ko sa inyo kung gano'ng kahaba yung ating cabinet and kung gano'ng kalaki. Ayan, yung taas, baba. So, katin natin dito sa simula. Ito, 1 meter to guys. Simula dito sa dulo. Hanggang dito, 1 meter. Yan. Para lang magka-idea kayo. Tapos dito, 1 meter. Ayan guys. Itong haba ng cabinet natin, simula dito, is 220 centimeter. Yan. Ibig sabihin yan, 2.2 meters. Yung haba ng ating cabinet sa itaas. Tapos yung patagalid naman guys, sukatin din natin. Dito yung 1 meter. Ito guys, isama na natin. Ganun din naman yung presyo niyan guys eh. Yung sukat kasi dyan yung haba. Ito, 2 meters. 2 meters, itatapat natin dito. Konting depresya lang naman yun eh. Yan, 3 meters. Ito guys, yung haba nito, yung paganto, 3.3 meters. Bali, 2.2 meters plus 3.3 meters 5.5 meters yung kabuuan nitong pahel na cabinet natin. Ngayon, iba yung sukat sa ibaba. Medyo mas maliit yung sa baba natin. Mamaya pala, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng loob ng cabinet natin. Nagdidepende rin pala yung presyo ng cabinet kung lalo papalagay nyo ng mga stainless sa loob. Dito sa ibaba guys, dahil meron tayong semento dito, dito na tayo nagsimula. Kumpara mas maliit siya sa taas. Naka-upload ka na. Ito, 1 meter. Tapos hanggang dito. Cm. So, 1.4 yung dito natin. Then, dito naman, ito aluminum dito, nilagyan nila ito. Dahil hindi, meron ditong poste eh. 1.4 meters yung dito. Then, dito naman, dito yung 1 meter niya.
2 meters. meters naman tong haba nito. Ito guys, yung nasa taas, 3.3 meters dahil sagad siya ng dulo. Ito nasa baba natin, 2.6 meters lang. Mas maliit siya dahil meron siya mga poste sa ilalim. Then, ito naman, 1.45 meters. Then, ito naman, 2.2 meters. Bali, ang kabuuan nito guys, meron tayong 5.5 meters sa taas plus 1.4 plus 2.6 4 meters 5.5 meters plus 4 meters 9.5 meters yung kabuuan itong cabinet. Ngayon, magkano ba yung presyo? Sukatin nyo yung mga cabinet nyo sa inyong bahay para malaman nyo kung magkapagawa kayo ng ganitong cabinet. Ang presyo pala ng ganitong cabinet guys, yung pinagawa natin ay 75,000. Ngayon, magdidepende yan sa mga ilalagay mo sa loob. Kagaya nito, meron tayong drawer. Iba yung presyo nito. Kung gusto nyo magpagawa ng maraming ganito, medyo mas tataas yung presyo. Dahil meron tayo ditong lagay ng mga plato, iba rin yung presyo nyo guys. Kaya, magdidepende yan sa gusto nyo mangyari dito sa modular cabinet nyo na aluminum. Ito guys, papakita ko sa inyo yung itsura ng loob ng cabinet natin. Unahin natin dito sa lagay ng mga plato. Yan. Kapag binuksan nyo yung cabinet natin, ganyan yung itsura nyan. Yan. Meron tayong stainless. Yung stainless na yan guys, 304. Bali, hindi siya kinakalawang. Yan yung original na stainless. Yan. Meron tayong lagay ng mga plato dito, mga kutsara. Tapos sa ilalim naman, pwedeng mga baso, mga sobrang mga kawali. Yan. Wala pa tayong ilalagay dyan eh. Tapos ganito pala yung mga bisagra nila. Yan. Yan. Ipakita ko naman sa inyo yung drawer natin. Yan. Iba guys ang presyo ng ano, nang merong mga stainless sa loob, medyo mas mahal. Kaya pag galing pagawa kayo ng mga cabinet, tapos pinadamihan nyo yung mga nasa loob nun, yung mga stainless, mas mahal yun. Ito guys, yung sa cabinet naman, drawer, bali, ang tools dito, 2,000 per piece, per pinto. Yan. Isang drawer, 2,000. Bali, 6,000 tong tatlo na to. Yan. Ganun to itsura niya. Yan. Yan muna yung mga nilagay natin. Wala pang mga nakalagay eh. Yan. Yan. Sample lang yan guys. Bali, 2,000 per pinto yung drawer natin. Kung gusto nyo paramihan ng pinto, magmamahal yun. Yan. Tapos, yung mga drawer natin, yung mga ibang cabinet natin, ordinary na lang. Ito guys, ipakita ko sa inyo. Kagaya nito. Ayan, may nilagay namin ng laman eh. Ayan. Para medyo makamura tayo, hindi na natin pinalagyan ng mga divider. Ordinary na lang yung iba nating cabinet. Dahil masyadong tataas na yung presyo. Nakatiles naman yung flooring natin, kaya okay na rin. Ayan. Ganyan itsura niya guys. Tapos dito, ganun din. Bali, ang pina-special lang natin, dalawang pinto. Dito, ganun din. Yan. Open lang yung ilalim natin. Para marami tayong may lalagay. Yan. Kumbaga yung mga pintuan lang yung ano. Para siyang design. Yan. Kayo rin masusunod guys kung gusto nyo sliding yung pinto or yan, dibukas. Tapos, papakita ko naman sa inyo yung taas. Sa taas naman guys, nakahati ito sa dalawa. Bali, dalawang level yan. Ganito yung tsura naman sa taas. Ayan. Meron tayong patungan dito, tapos meron din patungan sa taas. Ayan. Ganyan yung tsura niya. Dito guys, meron tayong poste, kaya medyo lumit dito.
tapos dito. Ayan. Maganda yung video natin guys kung nasa finishing na kayo. Magkaka-idea kayo kung magkano paggawa ng ganitong cabinet. Aluminum cabinet. Yung kahoy kasi guys, after ilang taon, pagka tinamaan ng anay, medyo mahina na. Ayan. Dalawa. Dito naman may bintana. Kaya inusog nila. Ginawa nila yung isa na lang dito. Ayan. Ganito naman pagbukas ito. Ayan. Meron kasi yung bintana. Ayan. Ayan. Ganun lang guys. Bali 9.5 meters yung kabuuan ng cabinet natin. Yung presyong 75,000 na sinabi ko ay cabinet lang yun guys. Wala pang mga ganito. Wala pang mga countertop. Wala pang mga kitchen sink. Grepo. Ito lang yun, yung cabinet lang. Bukod yung presyo ng ganito. Nabanggit ko ata sa mga previous vlog natin yung presyo ng ating quartz stone sa ating pinagawa. Yan, nabanggit natin doon sa mga previous vlog natin. Panoorin nyo lang yung previous vlog natin kung paano ginawa itong ating countertop na quartz stone. And kung paano nilagay itong ating La Germania na stove. Yan. Itong stove pala natin guys, hindi siya electric. Meron siyang gasol. Andito yung gasol niya. Yan. Petron gasol yung binili natin. Ayun guys, siguro dito na natin tatapusin yung video natin. Sa mga hindi nakatanda kung magkano pagawa natin sa cabinet. Aluminum cabinet, 75,000 yung presyo ng pinagawa natin. Full contract na yun guys. Ginawa siya nasa 15 to 20 days. Ayun lang guys, see you na lang sa next vlog natin and thank you, bye!